Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tulad ng hangin, di man natin ito nakikita, pero nararamdaman natin ang presensya nito. Katulad ng pagmamahal, kahit di mo ipagsigawan, makikita naman ito sa mga kinikilos mo. Sa sandaling ito na magkasama kami ni Jepoy sa tabing ilog, hindi siya masyadong nagsasalita. Napapansin ko na nakatulala lang siya na tila ba maraming iniisip. Hanggang sa makita ko ang papa ni Jepoy na paparating. Nakasakay ito sa kalabaw na may hinihilang paragos. Kyle, andyan na si tatay. Tara, sumakay tayo sa paragos. Wika ni Jepoy. Nagulat ako kasi hindi pa ako nagpapakilala kay Jepoy. Hindi ko pa nasasabi yung pangalan ko sa kanya. Pero binanggit na niya to. Jepoy, saglit. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Wika ko. Hindi ko alam, Kuya Pangit. Kyle ba ang pangalan mo? Wika naman ni Jepoy. Tapos eto, napangiti ako kasi naman. Kahit paano, naalala niyo yung pangalan ko. Hindi ko na kinulit si Jepoy. Ang mahalaga, kahit paano, naalala niyo yung pangalan ko. Kaya naman eto, nung tumayo na si Jepoy, tumayo na din ako tapos sinalubong namin ang tatay niya. Paglapit namin ni Jepoy, nagulat si Tito pagkakita niya sa akin. Natulala lang siya tapos pinatigil niya yung kalabaw at pinasakay niya kami sa paragos. Oh, anak, parang masaya ka ata ngayon. Wika ni Tito kay Jepoy. Ah, tatay, si Kyle pala. Wika naman ni Jepoy. Tapos, ngumiti lang si Tito sa akin. Alam mo, anak, kilala ko na yan si Kyle. Lagi pa nga kayong naliligo sa ilog dati. Wika ni Tito kay Jepoy. Tapos eto, tinignan ako ni Jepoy na para nag-iisip tungkol sa narinig niya sinabi sa kanya ng tatay niya. Oy, Jepoy, huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Wika ako. Kasi ang sama ng tingin ni Jepoy. Anak, kung di mo maalala, hayaan mo na. Malay mo, maalala mo na lang bigla. Sige na, kumapit na kayo mabuti. Baka mahulog kayo. Wika ni Tito. Kaya naman, eto, kumapit na ako mabuti. Subalit si Jepoy, sa balikat ko siya nakakapit. Kyle, bakit di mo sinabi agad na naliligo pala tayo dati sa ilog? At saka, pwede mo ba akong kwentuhan ng nakaraan ko kasama ka? Wika ni Jepoy. Oo naman. Ano bang gusto mong malaman, Jepoy? Basta, sabihin mo lang. At ako na yung bahala na magkwento sa'yo ng lahat. Wika ko. Kaya naman, eto, habang nakasakay kami sa paragos, nakahawak lang si Jepoy sa balikat ko. At nung makarating kami sa bahay nila, pinaupo niya ako sa may ilalim ng puno at ikinuha niya ako ng tubig. Pangit. Oh,
Uminom ka muna ng tubig. Baka napagod ka sa paglalakad. Wika ni Jepoy. Para talaga siyang bata. Pero siya yung bata na mabait. Napakabait mo, Jepoy. Salamat ha. Wika ako. Tapos eto, habang nakaupo ako, tumabi siya sa akin. Tahimik lang si Jepoy. Mukhang malalim ang iniisip niya. Pero mas okay na siguro yung ganito. Ang mahalaga, magkasama kami. Pero hanggang kailan niya ako di maaalala? Sana maalala niya ako, kasi pakiramdam ko parang nahahawa na ata ako sa pagiging isip bata ni Jepoy. Kasi naman, eto, may dala siyang eroplano at nakikipaglaro siya sa akin. Jepoy, alam mo, ako ang nagbigay sa iyo ng kwintas na yan. Wika ako. Tumingil lang si Jepoy at mukhang ayaw niyang maniwala sa sinabi ko. Tapos biglang umalis si Jepoy. Di ko alam kung bakit. Hindi naman siya nagtagal at ayan, pabalik na ulit siya. Subalit may napansin ako. Uy, Jepoy, asan na yung kwintas mo? Wika ako. Kasi naman, hindi na niya suot yung kwintas. Itinago ko. Baka agawin mo eh. Wika ni Jepoy. Ay naku. Di ko alam kung matatawa ako. Kasi isip bata na talaga si Jepoy. Jepoy, bakit ko naman naagawin yun sa'yo? Eh, ako nga ang nagbigay nun sa'yo. Wika ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ko naman maalala na ikaw ang nagbigay nun. Baka nakawin mo. Wika ni Jepoy. Ay nako, grabe si Jepoy. Nakagigil. Pero kahit ganito si Jepoy, mag-isip, okay lang. Pilit ko siyang uunawain. Kaya naman eto, kailangan na naming bumalik sa loob ng bahay nila. Kasi medyo umuulan. Nakapagtataka, mainit yung panahon pero naulan. Ano nangyayari? Ang sabi ng mga matatanda, kapag ganito daw yung panahon, may ikinakasal daw na tikbalang. Totoo kaya yun? Kuya Pangit, tara na sa loob. Baka mabasa tayo ng ulan. Wika ni Jepoy. Kuya Pangit na naman ang tawag niya sa akin. Ay nako. Kaya eto, habang papunta kami sa bahay nila, nakahawak lang siya sa balikat ko para magtropa. Kung naaalala lang talaga ni Jepoy ang lahat. Pero hanggang kailan siya magiging ganito? Pagpasok namin sa loob ng bahay nila, andun na si Rico. Mukhang napagod sa pagsisibak ng kahoy. Nagtaka ako bigla kay Jepoy kasi hinila niya ako sa silid niya. Tapos isinara niya yung pintuan. Jepoy, walang kasama si Rico sa labas. Wika ko. Hayaan mo siya mag-isa dun. Inaway nga niya ako. Sinabihan niya akong pangit at galisin. Wika ni Jepoy. Jepoy, ano pang naaalala mo? Wika ko. Kasi naman parang umabalik na yung alaala niya.
Kaya eto, masaya na ako. Wala na eh. Yun lang yung naalala ko. Tara, maglaro tayo. Uwi ka ni Jepoy. Kaya naman eto. Naupo kami at naglaro sa silid niya ng mga pambatang laruan. Jepoy, anong paborito kong pagkain na lagi mo niluluto sa akin dati kapag naglalaro tayo? Biglang wika ako kay Jepoy. Turon, ang mabilis na sagot ni Jepoy. Tapos, tumigil siya sa paglalaro at nagtungo ulit doon sa may bintana habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbuhos ng ulan. Nilapitan ko si Jepoy at hinawakan ko yung balikat niya. Kyle, sino ka ba talaga? Wika ni Jepoy. Hindi ko alam kung sasabihin ko na ba yung totoo, pero baka maguluhan siya. Hindi ko dapat biglain, pero ang mahalaga ngayon, may naalala na siya kahit kakaunti pa lang.